guys, for today's videos, magluluto tayo ng pasta a la Israeli. Ayun. So, kanina, bumila ako sa palengke ng mga ingredients. So, wala akong alam na iluluto ngayon. So, tinanong ko yung kakilala ko, sabi yung magluto ka ng pasta. So, sige, bumila ako ng mga ingredients. Total, nasa palengke na rin naman ako kanina. So, ayun, tuturo ko sa inyo paano magluto ng carbonara a la Israeli. So, ito nga yung mga binili ko kanina sa palengke para magluto ng pasta. So, ito, bumili ako nito. Ayan. Ayan, ganito yung itsura niya. Pero, depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong pasta na gamitin. So, ito yung choice ko. And, bumili rin ako ng Chamenet. Chamenet, 9% with Patriot. Yan. Tapos, bumili rin ako ng... Ano ba to? Ng tuna. Yan. So, yan, tuna. So, depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na tuna na nasa lata. So, tapos isang sibuyas at bawang. Isang bachar and shum. Tapos, syempre, hindi mawawala ang mantika. And then, black pepper and melak. Melak is a hybrid of salt. Yan. So, ayun nga. Ngayon, gagawin ko, slice ko muna yung mga sibuyas at bawang. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung, paano yung pagproseso ng pagluluto ng pasta. Ayun nga guys, magdagayat tayo ng sibuyas. So, dapat yung kamay natin is malinis. Ayan. Ayan guys, kailangan natin ng sibuyas at bawang. Ayan. Depende na sa inyo kung gusto nyo lagi ng buo or hot lang. Depende sa inyo. So, ayan. Minsan, hindi napayak ako ng sibuyas eh. Kailangan basahin natin yung kutsilyo. Basa natin yung sibuyas, tapos yung kutsilyo. Para hindi siya ma-update sa mata. Ito na lang napapayak sa akin ngayon yung sibuyas. Kaya, sa kanya hindi pa nakaranas dyan na umiyak, magbalat na ng sibuyas. Ayan. Sana magustuhan ko yung alaga ko. Bawang. Bawang at luya. Sana gusto nandang malaga ko. Hindi niya alam na magluto ako ng pasta. So, tingnan natin. Mapagalitan ako, di bahala sa buhay niya. Ayan guys, maglalagay muna tayo ng tubig at ilalagan natin yung pasta natin para lumambot. So, damihan pa natin. Lagyan natin yan mamaya ng asin at mantika. Ayan. Yan. Pag kumulo na yan, ilalagay na natin yung ating pasta at lagyan natin siya ng konting mantika at asin. Ayan na, nilagay ko na yung pasta tapos maya maya, pag malambot na yung pasta, pwede na natin siyang ihango. So, ayan, nilagay ako ng kawali tapos mayroon na yung mantika. Ngayon, ilalagay natin yung bawang at sibuyas. Guys, ilalagay na natin yung bawang. Ayan. Ang bango talaga ng bawang, tapos lalo na pag may sibuyas. Ayan. Tapos, ilalagay na natin ngayon yung sibuyas. Ayan. Lakasin mag-awak ng konti kaya. Ayan.
Bango. Ito pala, maglalagay tayo ng mushroom. Ayan. Pwede din yung fresh na nasa kubsa lang. Pwede rin naman yung nasa dilata. So, mas masarap pag may mushroom. Ayan na, medyo nag-light brown na. Lalagay natin ngayon yung mushroom. Ayan. Mamaya, ilalagay naman natin yung una. Tapos ngayon, ilalagay natin yung una. Ito. Wait lang. So, ilalagay natin yung una. Ayan. Para mas masarap. Ayan. Sana magustuhan ni Ariella yung aking niluluto. Ngayon, lalagyan naman natin ng paminta. Ayan, siyempre dapat yung kwan, drog, pino. Alohe, hanggang sa mamix. And then, lagyan natin ng asin. So, ayan, nilagyan ko na yan naman ng ilalagay na natin yung shemenet. Ayan. Bali, 9% siya. So, ito daw yung masarap para sa pasta. So, ito yung binili ko. So, ilalagay ko na ito ngayon. Wait lang. So, ilalagay ko na yung shemenet. Wow. Look delicious. Silin natin mabuti. Sayang naman. Simutin. And then, aloni. Wow! Looks like delicious. So, ayan na siya. Malapit na matapos. Titignan ko kung masarap. Ayun na guys, ilagay ko yung pasta yung sa sauce. Para dito sa kawali ko, natatanong ang kawali nilagay ko.